greatest of all teachers and giver of love, hope, faith, and wisdom. Look upon your children, the teachers, learners, parents, guardians, and out-of-school youth and adults. We humbly ask for your mercy and forgiveness. Guide us to the right path. May our efforts be blessed with insights and understanding, wisdom and respect for all. Bless us with patience, for the path of learning is never easy. Bless our commitment to keep on learning new knowledge and experiences. Let your light shine upon us as we make our world a better place to live in. Amen. DepEd Vision. We dream of Filipinos who passionately love their country and whose values and competencies enable them to realize their full potential and contribute meaningfully to building the nation. As a learner-centered public institution, the Department of Education continuously improves itself to better serve its stakeholders. DepEd Mission. To protect and promote the right of every Filipino to quality, equitable, culture-based, and complete basic education where students learn in a child-friendly, gender-sensitive, safe, and motivating environment. Teachers facilitate learning and constantly nurture every learner, administrators, and staff as stewards of the institution, ensure an enabling and supportive environment for effective learning to happen. Family, community, and other stakeholders are actively engaged and share responsibility for developing lifelong learners. DepEd core values, mahal Diyos, mahal tao, mga kalikasan, at makabansa. Today, are we digitally ready? This is a question that teachers and learners are probably asking right now. With the advent of DepEd's Digital Rise program, the Open Educational Resources, or OER, was woven together and finally realized. This project prioritizes the necessity to enhance the digital literacy skills of every teacher and learner in the country. Our OER mission is to connect the disconnected. OER is indeed an innovative initiative with a lofty aim to get disconnected schools and last mile schools connected through ICT even without an internet connection. It is designed to cater to the need of these schools for interactivity, digitalization, and delivery of 21st century skills that will ensure that every learner is future ready. Join us in another training workshop and learn more about Open Educational Resources, whose primary purpose is to provide support and assistance to learners and teachers in this rapid advancement of technology. Our goal is to build and strengthen the capabilities of public and private teachers, school heads, and supervisors by teaching you to create and design interactive, localized, and contextualized instructional materials for teaching using basic, advanced, and proficiency software and tools. Surely, this will be another exciting and engaging webinar training workshop. Together, let's all rise amidst this crisis. Para sa bata, para sa bayan, para sa guro. Sulong, ito kalidad!
Mabuhay! Isang mapagpalang araw sa ating lahat. Ako ang inyong lingkod, Tutor Madge. Welcome sa ating E2Life, ang ating libreng online tutorial na hatid ng ating kagawaran ng edukasyon, ICTS EdTech. Ang programang ito ay inaasahang makatutulong at maging karagdagang kaalaman sa mga mag-aaral mula kinder hanggang senior high school, ALS, ALIVE, at SPED learners. Bukod sa pagsagot ng mga modules, ang E2Life ay may mga special programs din na siguradong aabangan ninyo araw-araw. Katuwang ang ating mga minamahal na mga magulang at guro ay maitutuloy natin ang pagkatuto. Kaya, ihanda na ang inyong module, lapis, papel o kwaderno. Ihanda rin ang isip, mata at tenga sa isa na namang makabuluhang aralin. Tayo nang matuto kasama ang inyong volunteer online tutor sa oras na ito. Gina G, ang umaga, kasama ako si Tutor Gretch tuwing Webes alas 9 ng umaga. Ayan, good morning po sa lahat. Okay. Ayan, ang pag-aaralan natin ngayon. Okay. Ang pag-aaralan natin ngayon ay sa Grade 1 ESP, Quarter 1, Week 1. Pagkilala sa sarili. Pero bago tayo mag-umpisa sa ating aralin, meron lamang akong ipapakilala sa inyo. Makakasama din natin siya tuwing Webes, alas 9 ng umaga. Siya si Tutor Malu. Next week, makakasama na natin siya. Sa ngayon, okay, pag-aaralan muna natin. Pagkatapos ng ating aralin, kayo ay inaasahang lubos na nakikilala ang sariling gusto, interes, potensyal, kahinaan, damdamin, o emosyon. Handa na ba kayo? Good morning. Okay. So, handa na ang lahat. Ayan. Ngayon, subukan muna natin na kilalanin ang ating sariling gusto at mga hindi natin gustong gawin. Madali lang ang inyong gagawin. Itatype niyo lang sa chat box ang inyong sagot. Masayang mukha kapag gusto ninyo itong gawin. Malungkot naman na mukha kapag hindi ninyo ito gustong gawin. Okay, handa na? Okay po, sabi ni Marcus. Opo, yan. Okay. Para sa unang bilang, okay, tignan ang larawan. Sino kaya sa inyo ang gustong sumayaw? Ilagay ang inyong sagot sa chat box. Masayang mukha kapag gusto ninyo itong gawin. Malungkot na mukha naman kapag hindi ninyo ito gustong gawin. Okay? Ayan, sumagot na si Maria.
Lin, masaya. Tatlong masayang mukha gusto niyang sumayaw. At pati si Cherry. May Gallardo, masayang mukha din. Opo naman ang sagot ni Marialyn. Very good. Okay. Sunod, sa pangalawang bilang, tignan ang larawan. Sino kaya sa inyo ang gustong maglaro ng basketball? Ilagay sa chat box ang inyong sagot. Masayang mukha kung gusto niya itong gawin. Malungkot na mukha naman kung hindi niya ito gustong gawin. Okay, good morning, Harmy. Ayan, sabi ni Abby, tatlong masayang mukha ang kanyang inilagay. Ibig sabihin, gustong-gusto niyang maglaro ng basketball. Okay? Ayan, para naman sa pangatlong bilang. Tignan ang larawan. Sino kaya sa inyo ang gustong kumuha ng mga pictures ng mga magagandang larawan? Okay? Lagay lang sa chat box ang masayang mukha kung gusto nyo itong gawin. Malungkot na mukha naman kapag hindi nyo ito gustong gawin. Ayan, ang sagot ni Flory, malungkot na mukha. Naku, bakit kaya? Sabi naman ni Margie, ayan, masayang mukha ang sagot at pati na rin si Cherry May, masayang mukha. Sunod naman, tignan natin ang ika-apat na bilang. Sino kaya sa inyo ang gustong gumuhit? Ilagay ang inyong sagot, masayang mukha kapag gusto ninyo itong gawin. Malungkot na mukha naman kapag hindi nyo ito gustong gawin. Ayan, sumagot si Jessica. Masayang mukha. At si Marialyn, apat na mukha. At si Kyrie, apat na masayang mukha. Okay? Very good. Marami sa atin ang gustong gumuhit. Sunod naman, para sa naman sa ikalimang bilang. Okay? Tignan ang larawan. Sino kaya sa inyo ang gustong lumangoy? Ilagay ang inyong sagot sa chat box, masayang mukha kapag gusto nyo itong gawin. Malungkot na mukha naman kapag hindi nyo ito gustong gawin. Okay, si Jolene. Ayan, sa pang-apat na number pala yun, masayang mukha siya, gusto niyang mag-drawing. Okay, si Jessica. Gusto niya rin lumangoy. Tatlong masayang mukha. Very good. Ayan. Marami sa atin ang gusto gawin. Di po ba? At marami rin sa atin ang mga hindi natin gustong gawin. Ngayon naman, ating suriin ang ating sarili. Okay? Ang pagkilala at pagtukoy sa mga bagay na gusto, interes at mga bagay na kaya at hindi natin kayang gawin ay mahalagang paraan na nakakatulong upang maunawaan at makilala ang ating sarili. Ngayon naman, meron lang akong katanungan sa inyo. Ano-ano kaya or ano ang mga mabubuting ugali na dapat ninyong ipagpatuloy? Isulat ang iyong sagot sa chat box. Ayan, si Sofia, umabol pa siya sa number 5. Masayang mukha daw. Kanyang sagot. So ano-ano kaya ang mga mabubuting ugali na dapat nating ipagpatuloy? Okay, nag-iisip pa sila o baka mahina ang internet. Okay? Okay.
Ayan. Okay. Ngayon, nag-iisip pa yung iba. Dahil alam nyo ba? Okay. Dahil alam nyo ba na bilang bahagi ng pagkilala sa ating sarili, dapat bigyang halaga din natin ang pagkilala sa ating ugali. Okay po? Ayan. Ayun ang sagot ni Sofia. Pagtulong daw sa mga magulang. Very good. Tama po yun. At si Margie. Mabait. Siya daw ay mabait. Very good. Ayan. Tulad ng pagrespeto sa ibang tao. Tama po yun. At paggalang din sa mga nakatatanda sa atin. Ang sagot naman ni Abby. Ayan, pagiging masayahin. Dapat tayo ay maging masaya. Okay? Okay po, tama ang inyong mga sagot. Kaya tandaan, mahalaga ang pagkilala sa sarili dahil dito mo mas nalalaman ang mga bagay na iyong hilig at gustong gawin. Dito mo rin mapatutunayan ang mga bagay o gawain na kaya at hindi mo kayang gawin na dapat naman nating paunlarin. Gayun din ang mga ugali o damdamin na dapat nating mas paunlarin o kaya naman ay dapat na baguhin. Ayan. Mayroon pa pong sumasagot sa huli kong katanungan. Ayan, pagiging matulungin ang sagot ni Jerry. Ayan, ang pagsasabi ng opo at po, sabi naman ni Kayla. Okay, pagtulong sa mga magulang. Okay. Very good. Ayan. Ngayon naman, meron lang akong ipapagawa sa inyong lahat. Ang gagawin nyo lang ay isusulat ang inyong sagot sa chat box. Isulat ang T kung tama ang isinasaad sa bawat pangungusap. M naman kapag mali ang isinasaad sa pangungusap. Ayan, kaya ko po basa. Okay, para sa unang bilang. Laging sumasali si Karen sa paligsahan kahit alam niya na mas mahuhusay ang kanyang mga katunggali. T, kung tama ang isinasaad sa bawat pangungusap. M naman, kapag mali. Okay? Pakilagyan na rin po ang bilang ng inyong sagot. Okay? Ayan, nag-iisip pa yung iba. Ano kaya ang kanilang sagot? Ayan, meron na pong sumagot. Si Cherry. Cherry May, sagot niya po sa number one ay T. Okay? Si Flory. Ang sagot din niya ay T. Okay? Ayan, sumagot din si Lee. T, ang kanyang sagot. Okay, so halos lahat tayo. Ano, letter T ang kanilang sagot. Tignan natin kung ano po ba ang tamang sagot. Ayan. Para sa bilang number one o sa unang bilang, T po ang tamang sagot. Tama. Tama po ang ugaling ipinakita ni Karen.
Para naman sa ikalawang bilang, mahihiyain si Anna. Kaya naman kahit alam niya na siya ay pinakamahusay sa pagtula, hindi na siya kusang sumasali. T kung tama, M kung mali. Okay, paalala ulit, pakilagyan po ng bilang, pangalawang bilang na po tayo. Okay, meron pang sumasagot sa unang bilang. Okay, ang sagot ni Kyrie, mali daw. Okay, tignan natin. Okay, meron pang sumasagot sa number one, si Micah. Ayan, ang sagot ni Elma, M, para sa bilang ikalawa. Okay. Okay po. So, halos lahat tayo, no? Letrang M ang kanilang sagot. Tignan natin. Ayan, letter M. Mali. Kasi po, mali. Bawal po, wag po tayong mahihiya na ipakita ang ating kakayahan. Okay? Ayan naman po, para sa ikatatlong bilang. Okay, meron pa sumasagot sa pangalawang bilang, si Zay. Mali daw po, tama po yun, mali. Para naman sa ikatlong bilang. Kahit sanay na sa pagguhit, nakikinig pa rin ng mabuti si Rika sa payo ng kanyang mga magulang tungkol sa paraan ng pagguhit. Okay, para po sa pangatlong bilang. T kung tama, M kung mali. Okay, paalala po, pakilagyan po ang inyong sagot ng bilang. Pangatlong bilang na po tayo. Ayan. Sabi ni Kyrie, tama, letter T ang kanyang sagot. At si Velis, T rin. At si Jerry, T rin ang kanyang sagot. Okay. Bakit may N? T at M lamang po. T kapag tama ang isinasaad ng pangungusap. M naman kapag mali. O, T at M lang po. Okay. Ayan, ang sabi ni Kim, T. Okay, tingnan natin ang tamang sagot. Ayan, T, tama. Dahil tama ang ugaling ipinakita ni Rika. Para naman sa ikaapat na bilang, hindi nagdadalawang isip si Carlo na tulungan at turuan ang kanyang mga kaklase pagdating sa pagtugtog ng gitara. T, tama. M naman kung mali. Paalala ulit, palagyan po, pakilagyan ng bilang ang inyong sagot. Okay, pang-apat na bilang na po tayo ha. Ayan, si Velis. Ang kanyang sagot ay T. Si Elma. T rin po ang kanyang sagot. Si Jerome. T rin po ang kanyang sagot. Ayan. So, lahat po tayo, no? Letter T ang sagot. Ngayon, tignan natin ang tamang sagot. Ayan. T. Tama po. Dahil tama ang ipinakitang ugali ni Carlo. Para naman po sa ikalimang bilang. Mahusay si Roy sa basketball.
Ngunit kung minsan nagpapakita siya ng kayabangan. T, tama. M naman kung mali. Okay, meron pa pong sumasagot sa pang-apat na bilang. Ikalimang bilang na po tayo. Okay, si Rhea. Ang sagot niya ay M. Si Kyla. Ang sagot niya rin po ay M. Si Zay. Ang sagot niya rin ay M. Si Micah. M din po ang kanyang sagot. Ayan, si Flory. M din, may kasama pang pang-iyak. Ayun, bakit kaya? Tignan natin ang tamang sagot. M. Okay po. M, dapat po tayo kahit alam na po natin na tayo ay mahusay na, dapat pa rin tayong maging mapagpakumbaba. Okay po? Letrang M. Ayan! Tapos na po tayo sa ating aralin. Magkita-kita po tayo ulit next week. Pero wag po kayong aalis. Dahil ang susunod po ay sina Tutor Van at Tutor Harold para sa Communication Disorder Early Intervention. Mamaya-maya po yan, 9:30 hanggang alas 10 po ng umaga. Thank you po sa inyong lahat. Hanggang sa muli po. Ayan, sumarami pa rin po ang sumasagot. Ayan, very good. Sabi ni Dania, letrang M. Opo. Sabi ni Kyla, opo. Bye po. Paalam po. Hanggang sa muli. Ang husay naman. Natapos mo ang iyong tutorial session kasama ang iyong mahusay na Itulay Tutor. May bago ka bang natutuhan? I-share na yan gamit ang hashtag ItulayLevelUp. Huwag aalis ha dahil may susunod pang programa na pwede mo ring panoorin at salihan dahil naghihintay na ang iyong mga tutors. Happy learning dito sa Itulay! Hello po, Ma'am Gretchen. Good morning po. Ay, Gretch pala. Good morning po, Ma'am Gret. Good morning po. Hello, Sir Madge. Sorry. Medyo na-late ako. Kasi nga, kumukunik ako sa net dito sa ano sa Sogo. Ayaw kumunik. Nagpuputol-putol. Tapos, ayaw ako kanina. Nagpuputol-putol din kayo eh. Tatalon-talon po yung net natin eh. So, nakaano kasi ako. Na-quarantine ako dito, ma'am. Hindi ko alam kung okay naman yung net. Kaya lang kanina nung pumapakonnect ako, hindi ako makakonnect ng maayos. So medyo na late lang po. Hello, Sir Madge. And ma'am. Busy si Sir Madge. Sige po, Ma'am Gretch. Maraming salamat. I hope susunod, mas matagal yung chikahan natin. Kaya lang kasi meron akong isang ilalive pa yung kaila Ma'am Van, tsaka kaila Sir, Sir Harold. Ayun, iaano ko muna po sila. Next time, ma'am. Ano tayo? Kwentuhan po. Napakahusay yes, niyo, ma'am. Thank you so much. Ang galing-galing. Paturo ko ng sign language. Salamat. Thank you po. Thank you